Saserdote ang tawag sa mga sinaunang pare. Galing ito sa salitang Latin, sacerdos, na ang ibig sabihin, sacer, sagrado, dos, regalo, o banal na handog. Siguro dahil ang papel ng mga pare sa templo ay ang mag-alay sa Diyos ng mga handog na sakripisyo alang-alang sa bayan. Trabaho ng saserdote ang alagaan ang relasyon ng Diyos sa Israel, ng Israel sa Diyos. At tinatawag nila itong isang kasunduan o tipanan, sa English, covenant. Ang saserdote ang nagsisilbing tagapagkasundo. Nag-aalay siya ng sakripisyo para ipakipagkasundong muli sa Diyos ang mga pasaway o ang mga nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan o dahil sa paglabag sa kasunduan. Sa katagalan ng panahon, unti-unti parang nawalan ng kahulugan ang pag-aalay ng handog ng bayang Israel. Kaya nga, maraming beses na binatikos ng mga propeta ang mga saserdote ng templo, mga propetang katulad ni na Isaías, si Micaías, si Amos, si Jeremias at iba pa. Sa Salmo 51, ganito rin ang sinasabi ng manunulat. Hindi mo ikinatutuwa, Panginoon, ang aming mga sakripisyo, ang aming mga susunuging handog, hindi mo kinaliligayang tanggapin. Ang sakripisyong hinihingi mo ay isang kaloobang wagas na nagsisisi, isang pusong dalisay at nagpapakumbaba. Ito lamang, O Diyos, ang hinahanap mo. Kaya pala, parang naging negative ang kahulugan ng pagkapare at pag-aalay ng sakripisyo sa New Testament, lalo na sa mga Gospels. Hindi ba merong kwento si Jesus sa Gospel of St. Luke, yung parable of the Good Samaritan? At dun sa kwento niya, kontrabida ang dating ng saserdote. Sila pa nga yung ginawa niyang halimbawa ng kawalan ng malasakit. Dumaan, nakita ang biktima, iniwasan siya, ni hindi naisip dumamay. Kaya nga, hindi ako nagtataka, sa bandang huli, panay mga saserdote ng templo ang mga nakabangga ni Jesus, mga naging kaaway niyang mortal. Hindi ba minsan pinagtataboy pa nga ni Jesus yung mga tindero at tindera ng mga hayop na iaalay sa templo? At ang may hawak ng business na yon ay mga saserdote. Sa galit ng mga pare o saserdote, minabuti nila na iligpit ang nasarenong ng gugulo na ito para sa kanila. Ipapako siya sa krus. Parang inulit ni Jesus ang message ng mga sinaunang propeta. Kung inaakala ninyo na sapat na sa Diyos ang mga sakripisyong sinusunog ninyo para pagtakpan ang inyong mga kasalanan, nagkakamali kayo. Sa first reading natin, narinig natin sa letter to the Hebrews, doon lang natin natatagpuan
ang isang mas positive na kahulugan ng pagkapare. At doon, iniuugnay ito kay Jesucristo. Sa totoo lang, layman naman si Jesus, hindi siya pare. Hindi ho siya tagapag-alay ng mga susunuging handog sa sakripisyo. Siguro, mabuti pa si John the Baptist, ang tatay niya, saserdote ng templo. Pero si Jesus, anak ng karpinterong taga Nazareth. Sabi ng manunulat, nawalan daw ng saysay ang paghahandog sakripisyo ng lumang saserdote dahil kailangan itong ulit-ulitin sapagkat paulit-ulit ding nagkakasala ang tao at hindi sapat na kabayaran ang dugo ng mga hayop sa kanilang isinasakripisyo. Sa ginagawang pagkatay at pagpapadugo ng mga saserdote ng templo, sino ba ang nasasaktan? Hindi naman yung tao nagkasala at hindi rin yung paring nag-aalay para sa nagkasala. Isa lang yung nasasaktan, yung hayop na sinasakripisyo, yung kordero. At ito ang babaguhin ng pagkapari ni Kristo. Ayon sa ating first reading na narinig sa letter to the Hebrews, siya ang nag-aalay ng sakripisyo, pero wala siyang ibang iaalay na sakripisyo, kundi ang sarili niya, buhay niya, katawan at dugo niya. Yun yung narinig natin na sinabi ng Panginoon sa huling hapunan. Kunin ninyo to't kanin, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Sabi ng sulat sa mga Hebreo, siya lang, wala nang iba pa. Siya lang ang tunay at tanging pari. Tatandaan natin yon. Bago nyo kami isiping pari, isa lang ang ating pari. Ang tunay at tanging pari ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa halip, so hindi siya yung magsasabi dun sa nagkasala, o sige, ipag-ahandog kita o ipag-aalay ng kordero. Sa halip, ang sasabihin niya, ay ako ang pari, ngunit ako rin ang kordero. Ako ang tagapag-alay, ngunit ako rin ang handog na iaalay. Wala akong ibang alay na ihahandog, kundi sariling buhay ko. At tayong lahat na nabinyagan, ay nakikiisa sa pagkaparing ito ni Kristo. Kapag tayo rin ay natututo na mag-alay hindi ng pera, kundi ng buhay natin. Yun naman ang sinasabi ng bawat magulang, kahit walang imik, pag umuwi si tatay, o pag naghanap buhay si nanay at bumili ng pagkain, ang pinakakain niya sa anak niya, hindi naman kanin at ulam, kundi dugo, luha at pawis nila. Yun ang Eucharistia. Pag-aalay buhay dahil sa pag-ibig. At lahat tayo, hindi lang kaming mga naordinahan, ay tinawag para makibahagi sa pagkaparing ito ng Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagmimisa para matutuhan nating ang tamang pag-aalay. Noon pa mang unang panahon, pinoproblema na ng mga tao kung ano ba ang dapat
ialay na ikatutuwa ng Diyos. Akala nila sapat na yung mag-alay ng 10% o ikapu o ng mga gulay o ng karne o ng mga baldi-balding langis. Akala nila sapat na ang salapi na ihuhulog sa kahon, collection box. Yun ba ang hinihinging alay ng Diyos? Kailan ba tayo tunay na nakikiisa sa pagkapari ni Kristo? Kapag ang natutunan nating ialay, hindi salapi, hindi ikapu, hindi hayop o gulay, hindi ari-arian, kundi buhay. Sariling buhay, buong buhay natin. Naipahayag na rin ito mismo ng isang orakulum binigkas ni Propeta Micaias bilang sagot sa tanong sa mga sumasamba sa templo. Tanong daw ng sumasamba, ano kaya ang maya-alay ko sa Diyos sa aking pagsamba? Ano kayang klaseng handog ang ikatutuwa ng Panginoon? At ang sagot ng propeta ay ganito, matagal nang ipinahayag sa iyo, tao, kung ano ang tunay na mabuti, kung ano ang ikinalulugod ng Diyos. Walang iba kundi ang ikaw ay maging makatarungan, ang pumanig sa kabutihan, ang lumakad ng may kababaang loob na laging kapiling ang Diyos sa tuwina.